Isang magandang araw po sa inyo at welcome po ulit sa ating channel. Sa video na ito ay ating susubukang bigyan ng mas malalim o malawak na pangunawa kung sino nga ba ang Liyamado o dehado sa matchup na Kit the one-time Thurman kontra kay Terrence Bad Crawford. Sa uulitin, ito po ay pawang personal na opinion lamang. Malaya po kayong magpahayag ng sarili ninyong opinion sa comment section. Maraming salamat! Noong mga nakarang araw ay nag-post ako ng isang poll na may katanungan, sino ang mananalo kung sakaling magkakaharap nga sa isang duelo sina Kit Thurman at Terrence Crawford? At majority nga sa inyo ay pinili si Thurman para manalo kontra kay Crawford. At mukhang hindi pa nga nagsisimula ang laban na ito, ay bugbog na si Crawford sa inyo. Halos lahat ng dahilan ninyo bakit si Thurman ang pinili ng lahat ay dahil sa may mas magandang resume sa welterweight. Si Thurman mas malakas di umanong sumuntok ito kumpara kay Crawford at subok na sa mga elite fighter. Kasama na dito ang medyo maalog di umano ng mga panga ni Crawford na maaring maging problema niya kontra kay Thurman. Maraming salamat sa mga nagkomento. Former at current welterweight champion, ano nga ba ang makukuha ni Crawford dito kung sakasakaling mananalo ito kontra kay Thurman? At ano naman ang mapapala ni Thurman kung sakaling mananalo ito kontra kay Crawford? Basically, dagdag na respeto ang makukuha ni Crawford dito dahil pulaan nga ng tuksuhan ang mahina di umano nitong resume sa welterweight division. At kung makatalaman ito ng panalo kontra kay Thurman ay malaking dagdag na porsyento ito sa kredibilidad ng resume niya dahil hindi naman pipitsuging welterweight si Thurman. Para kay Kit Thurman naman ay syempre ang pagiging kampiyon ulit sa welterweight division. Pero majority nga sa inyo ay si Thurman ang pinili para manalo sa matchup na ito kung sakasakali mang matuloy ang Thurman at Crawford. Pero wala na nga ba talagang chance si Crawford na maka-score ng panalo kontra kay Thurman? Simulan po natin sa kung sino ang may pinakamagandang resume sa dalawa sa division ng 147 pounds o sa welterweight division. Si Crawford nga ay 4 beses pa lamang nakapaglaro sa welterweight at mukhang si Amir Khan pa lamang ang pinakamalaking pangalan nitong tinalo sa nasabing timbang. At kung ikukumpara naman natin ito sa bio data ni Thurman na nakapaglaro na ng 11 beses sa welterweight, mukhang manliliit ang resume ni Crawford dahil sa may mas mataas na level ng kompetisyon si Thurman sa welterweight division. Kung ipagmamalaki ni Crawford si Nakabaluskas, Horn, Benavides at ang later version ni Amir Khan, ay mas katanggap-tanggap naman ang pangalang Julio Diaz, Robert Guerrero, Sean Porter, Danny Garcia at kahit natalo siya kay Manny Pacquiao ay malaki pa rin itong experience sa part ni Thurman. Kaya kung experience lang sa 147 pounds ang pag-uusapan natin ay nakakaangat talaga si Thurman kumpara kay Crawford. Pero sapat na nga ba ito para masabi nating sigurado na ang panalo ni Thurman kay Crawford? Ang experience ni Thurman ay maglalaro ng malaking parte sa matchup na ito. Dahil alam naman natin kung mayaman ang isang boxer sa karanasan at medyo may kabataan pa, siguradong madaming dalang bala ito sa mga susunod na laban niya. Pero maliban sa experience, naglalaro din sa isang boxing match ang physical na katangian na mga manlalaro. Mukhang hindi natin po problemahin ang edad dito dahil halos magkasing tanda nga lang ang dalawang ito. Pero ang height at reach advantage ay nasa side nga ni Crawford kasama na ang knockout percentage dito. Pero depende pa rin ito kung sino ang mga nakakalaban mo. Si Crawford nga ay merong 7 consecutive KO-TKO win at si Thurman naman ay hindi pa nakakapanalo ulit sa pamamagitan ng stoppage o knockout sa mga nakalipas na halos 5 taon. Pero sa nakalipas na mga taon na iyon ay malalaking pangalan naman ang kinalaban nito kabilang na si Danny Garcia, Sean Porter at Manny Pacquiao. Kung estilo naman ang ating pag-uusapan ay may kanya-kanya silang kakayahan na pwedeng magamit upang makatala ng panalo. Si Thurman ay kadalasan nating nakikita na fast starter o binubuhos agad ang lahat-lahat sa mga early rounds ng laban. Kaya nga tinawag siyang one time noon dahil sa punching power nito at halos hindi tumatagal ang mga laban nito. Pero nung kinalaban na nga niya si Pacman ay mukhang nag-iba ang laruan nito dahil matapos makatikim ng knockdown at na-realize niya na hindi pwedeng persahin si Pacman sa mga early rounds ng duelo dahil may paglalagyan ka talaga. Ang magiging bintahe ni Thurman dito ay ang kanyang napaka-reliable na punching power kasama na ang experience nito
sa welterweight division at medyo mautak din ito at hindi basta-basta magpapadaig sa pautakan. Si Crawford naman ay kasalungat ni Thurman dahil ito ay slow starter at binabasa nito ang laruan ng kalaban bago unti-unting sirain ang gameplay ng mga nakakaharap nito. Maglalaro ng malaking parte naman ang switching stance, counter-punching at footwork ni Crawford dito dahil siguradong si Thurman ang maging aggressor sa laban na ito at maghihintay lang si Crawford. At kumpara kay Crawford, medyo may kabagalan nga itong si Thurman kung ang pag-release o pagbitaw ng mga suntok ang pag-uusapan. Kung may kalakasan ng dalawang ito ay hindi naman nawawala ang mga kahinaan na meron sila ano-ano naman ang magiging weakness nitong dalawa. Mukhang matitest talaga ang mga panga ni Crawford sa matchup na ito dahil may kalakasan ngang sumuntok itong si Thurman. Lakas na hindi na kailangan pa ng mga follow-up para tuluyan kang bumagsak kung napasayaw ito ng 135 pounds titleist na si Gamboa at napakapit ng boxing prospect na si Cavaluscas. Hindi ko alam kung ano magiging reaction nito kung si Thurman na ang makakatama sa kanya dahil alam naman natin na headhunter itong si Thurman. Pero kung may problema sa panga si Crawford, eh mukhang may problema din si Thurman dito. Hindi lang sa panga, pati na rin sa bodega. Sa laban niya kontra kay Lopez noong 2019, ito ay laban ni Thurman bago ang matchup niya kontra kay Pacman. Round 7 ay munti ka na nga itong manakaw sa suntok ni Josecito Lopez at dinaladala ni Thurman ang pagkahilo nito hanggang sa mga sumunod na rounds. Kasama na rin dito ang laban niya kontra kay Pacman na kung saan ay natumba panga ito. Maliban sa panga, malaking problema din ni Thurman ang bodega nito, especially ang mga liver punch. Na-expose nga ito sa laban niya kontra kay Colasso noong 2015 at naulit ito kontra kay Pacman. Kung si Thurman ay headhunter, si Crawford naman ay masipag sumuntok sa bodega. Kaya kung boxing skills at karanasan sa welterweight division ang pag-uusapan, siguradong papalag talaga itong si Thurman kay Crawford. Pero mukhang hindi magiging sapat ito para masabi nating sigurado na ang panalo ni Thurman kay Crawford dahil ang pinag-uusapan kasi nating Thurman ngayon ay ibang-iba sa 2015, 16 at 17 na Thurman na kumalaban kina Guerrero, Porter at Danny Garcia. Bakit magkaiba? Dahil ang Thurman kasi sa ngayon ay puno na ng injury at ang mga injury na ito ay patuloy na bumabalik o nararanasan pa rin ni Thurman hanggang sa ngayon. Ano-ano nga ba ang mga naging injury ni Thurman? Dumaan nga ito sa operasyon sa kanyang kanang siko at injury sa kamao sa laban niya kay Garcia. At bumalik nga ang injury nito sa kamay sa laban nila ni Pacman. Hindi pa kasama dito ang 2016 car accident na nagresulta sa neck injury na nagresulta sa pagkatenga nito sa pag-iensayo niya kontra kay Porter ng 6 na linggo. Pero ayon kay Thurman, healthy naman daw ito. Pero hindi natin sigurado kung totoo nga ba ito. Kaya kung ako ang tatanungin ninyo sa opinion ko sa matchup na ito, ay magiging 50-50 para sa akin. Pero plus 1 ako kay Crawford, hindi dahil sa undefeated ito, kung anuman kundi dahil sa mga bumabalik-balik na mga injury ni Thurman kasama na dito ang pagka-expose ng kahinaan nito sa bodega. Pero kung ang laruan ni Crawford ay katulad sa laruan niya kontra kay Cavaluscas, ay may paglalagyan nga ito kay Thurman. Pero kung ang laruan niya ay katulad kay Jeff Horn na gumagamit ng footwork at counter-punching, medyo mahirapan si Thurman na habulin ito. Pero magiging maganda talaga ang laban na ito dahil hindi din basta-basta si Thurman dahil may pagkamautak din ito sa loob ng ring.